representing the Philippines, Domo arigato gozaimasu. Miss Philippines is into creative writing. She keeps herself fit by playing table tennis and badminton. Miss Philippines' dream is to become Miss International and by this title, be of service to the people. Good evening to all of you. Here in Miss International, our main mission is to promote peace and goodwill, right? If given the wonderful opportunity to be Miss International, I will organize fundraising events that will benefit the less fortunate children all over the world. This will give them good education and improve their quality of life. This will not only give them hope, but will also foster friendship among nations. I have always believed that our hope and future lies with our children. Thank you very much. Miss International is you, Miss Philippines! Wow! Congratulations, come in the center. Congratulations. Thank you very much. I just want to give God all the glory and praises. Thank you so much, judges. Thank you, everyone. Thank you. Mula sa 51 nagagandahang mga kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo, siya ang itinanghal na Miss International 2005 na ginanap kamakailan lamang sa Tokyo, Japan. Ang ika-apat na Pilipinang nagwagi sa kasaysayan ng prestigyosong beauty pageant na ito. Subalit sino nga ba ang babaeng ito bago siya nabiyayaan ng titulo at korona? Mga kaibigan, tuklasin natin ang mga pagsubok na kanyang tinahak bago niya makamit ang rurok ng tagumpay. Tungayan po natin ang kwento ng buhay ni Precious Lara Kigaman. Maapa, huwag niyo kaming iiwan. Lara, mapakabait ka. Alagaan mo kapatid mo. Huwag ka mag-alala. Kukunin namin kayo ni Arnie pag nakaipon na kami ng mami mo. Ha? Kailangan namin yung malis ni Papa mo. Mahal na mahal namin kayo. Sige na. Huwag niyo nang alalahanin ang mga bata, ha? Ako nang bahala dito. At pagdating niyo doon, tumahawag kayo kagad sa akin, ha? At huwag niyo kalilimutang magdasal araw-araw. Matapos ang ilang taong pagtatrabaho sa Saudi, nakatakda na sanang kunin ni na Nelson at Presi ang kanilang mga anak. Subalit, biglang napadeport si Nelson pabalik sa Pilipinas nang mahuli itong nagba-Bible study doon. Pakailan tayo pupunta kay Mama? Wala naman akong ginagawa dito sa bahay. Punta na tayo sa kanya. Kasi anak, medyo matatagalan pa bago tayo makasunod dun kay Mama. Ha? Bakit po? Kala ko po ba sabi ni Lola aalis na tayo? Tsaka po, di ba may ticket na tayo sa airplane? Punta na po tayo kay Mama. Kasi anak, nagka-problema si Papa sa trabaho kaya hindi tayo pwedeng umalis. Tsaka sabi mo, di ba, nami-miss mong school? Eh, di mas maganda. Kakausapin kong principal mo para makabalik ka ulit sa school. Mas namimiss ko na po si Mama kaysa sa school. Alam ko, anak. Alam ko. Hindi talaga pwede. Marami pa tayo dapat ayusin. Pa, bakit ka po umiiyak?
Ah, wala, anak. Nalulungkot lang ako kasi gusto ko rin makita at makasama ang mama mo. At gusto ko rin na makita kayo. Kaya lang, hindi pa talaga pwede. Pa, huwag ka na umiyak. Kasi pag umiiyak ka, maiiyak na rin ako. Sorry, anak, ha? Sorry. Pero pinapangako ko, makakaalis tayo. Hmm? Sorry. Pero alam mo, anak, di hamak na mas maganda ka sa mga yan. Talaga, Lola? Pwede rin ako sumari sa mga parada ng katulad niyan? Abay, oo! Eh, dapat nga eh. Kasing ganda mo yung mga yan eh. Gusto ko, Lola, pag laki ko, nakasakay ako sa ibabaw ng beach tapos kumakaway ng balito. Gusto mo bang maging beauty queen talaga balang araw? Paano mangyayari yon? Mahihain mo. Pag may bisita nga ako, ayaw mong lumabas ng kwarto. Basta, Lola, pag laki ko, paparada ako sa gitna ng kalsada na may suot ng corona. Sige, ha? Basta pag nangyari yon, akong maglalagay ng corona dyan sa ulo mo, ha? Siyempre po. Bata pa ay kinakitaan na si Lara ng interes sa mga beauty contest. Bagamat mahihain, bakas ang ganda nitong angat sa karaniwang bata. And now, ladies and gentlemen, the winner for the search for the little Miss Charity goes to Miss Diana Mercado! Ano ba ang kinalulungkot mo? Eh, popularity contest yung sinalihan natin. Eh di siyempre money contest yun. Eh wala naman tayong pera. Malungkot ka kung nagbuhos tayo ng pera, tapos hindi ka pananalo. Hindi naman po ako malungkot, Lola. Kaya lang... Kaya lang? Kaya lang iniisip mo na sana marami tayong pera. Para kahit papaano, maka-third place ka. Sana lang po. Alam mo, Lara, ang totoong ganda, lumilitaw, nananalo kapag walang katapat na pera. Nasa puso, ha? Nasa puso at pagmamahal ang tunay na kagandahan. Kakunot pa rin yung noo mo. Paglaki mo, maintindihan mo ang ibig kong sabihin. Hmm? Oh, ito. Inom na ka. Nay! Oh, Nelson, dito ko eh. Nay, Nay! Oh, ano? Good news! Lara, tumawag yung dati kong boss sa Saudi. Oh. Bilipat siya ng negosyo sa Bahrain. At gusto niya akong magtrabaho para sa kanya. Tamang-tama nandun si Presi. Oo nga. Kaya oh. Pwede ko nang isama yung mga bata para doon kami magkasama-sama sa Bahrain. Ay, naku. Ganda doon na. Talaga po? Oo. Makikita na natin si Mama. Magkakasama-sama na ulit tayo. Oo, anak. Oo, anak. Halika. Taong 1992, nang isama si Lara at ang mga kapatid na sina Arnie at Janjo ng kanyang ama papuntang Bahrain. Subalit hindi naging madali ang buhay ng mag-anak dito. Classmates! Pa! Bata, ma! Nasasaktan yung bata! Mabuti na yung matuto siya para magtanda! Dapat mong malaman na wala ka sa Pilipinas!
Hindi ka dapat gumagala sa kalye na hindi nagpapaalam sa amin. Pwede mo namang kausapin ng mahinahon. Ang laki-laki na ng bata, papaluin mo pa. Alam mo ba kung ang gawa niya? Nanood siya ng sine kasama ng mga classmates siya. Eh kung na-disgrasya sa dad, o may nangyari sa kanyang masama? Nag-sorry na nga po ako eh. Sorry? Hindi na nga po mauulit eh. Sorry na po, inabot ko naman po yung kasalanan ko eh. Pasensya na, anak, ha? Nag-alala lang ang papa mo, kaya nagalit yun, eh. Ma, sorry, ha? Nabigla na ako kanina. Pa, naintindihan ko. Kaya lang sa susunod, huwag mong sasaktan yung mga bata. Kausapin mo sila ng mahinahon. Ayan, tuloy nakatulog si Lara na masama ang loob sa'yo. Ma? Pa? Sorry po, ah. Naging bad girl po ako kanina. Hindi ka bad girl. Kahit kailan, hindi ka naging bad girl sa amin ng papa mo. Kaya lang sa susunod, magpapaalam ka ng maayos kay Papa para hindi siya nag-aalala, ha? Pangako po. Pa? Sorry po ulit, ha? Hindi na po mauulit. Taong 1996, bumalik ng Pilipinas si Lara kasama ang kanyang ama at mga kapatid. Dito rin nakatakdang mawala ang isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ni Lara. Lara, mukhang nakakunot na naman yung noo mo. Eh, pa, may project po kasi akong kailangang bilhin eh. Eh, kulang po to. Kailangan ko na po ma-submit ngayon. Ah, ganun ba? Di bale, gagawin ko ng paraan. Pupuntahan kita sa school mamaya pag nakakuha na ako ng pera. Kasi mo, hindi ko nagkasakit si Lola, hindi tuloy ako magkakaproblema ng ganito. Ano sabi mo, Lara? Wala po. Sabi ko po, hintayin ko na lang po kayo sa school mamaya. Oh, Yali. Nelson, mabukit na abot lang ko yung mga bata. Lara, gusto kang makausap ng mama. Si Lola? Bakit daw po? Lola? Lola, lumabang po kayo. Ano lang kaya niyo po yan? Lola, si Lara po to. Alam ko po, naririnig niyo po ako. Lola, huwag niyo akong iiwan. Bakit ngayon po kayo mawawala kung kayo nandito na ako? Hindi mo po kayo pangako ako sa inyo na magiging Reyna ako? Kayo pa puputoy ng corona ko, di ba, Lola? Lola, lamamang kayo, Lola. 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 Thank you.
Isa si Lola Laura sa mga taong nagturo sa kanya kung paano mangarap. Kaya naman napakasakit para kay Lara ang nakatakdang pagpanaw nito. Tila isang ibong nabalian ng pakpak ang noon ay nagdadalagang si Lara. Subalit naging matatag at masigasig siya. Hindi man natupad ang pangako ng kanyang lola, batid niya na ikatutuwa pa rin ito ang makita siyang maging isang beauty queen balang araw. Napapansin ko na kahapon ka patahimik. Magmula nang umalis yung papa mo, hindi ka man nang umingiti. Bakit ganun, Ivy? Lagi nila kami naiiwanan. Naghihintay kung kailan babalikan. Teka, bakit ganyan ang tono ng mga tinatanong mo? Huwag mo sabihin sa akin na hindi mo naiintindihan kung bakit kailangan nilang umalis at iwanan kayo para maghanap buhay. Lara, umalis sila hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan. Ewan ko ba? Hindi ba pwedeng dito na lang sila magtrabaho? Ganyan na ba talaga kahirap ang Pilipinas? At halos lahat ng mga pamilya kailangan maghiwa-hiwalay para lang umasenso yung buhay nila. Kung anong-anong inisip mo, mabuti pa ay magmerienda kaya tayo para lumumig yung ulo mo. Dahil na rin sa suporta ng mga kamag-aral, naging aktibo sa school activities si Lara. Hanggang sa muling magdesisyon ng kanyang ama na bumalik sa Bahrain upang magtrabaho. Sa mga beauty contest eh. Kasi ilang beses na ako sumasali, pero lagi na lang ako umuwing luhaan. Ano ka ba naman? Nagpapanegative ka na naman. Siguro hindi mo pa talaga time. Malay mo, sa susunod na salihan mo, ikaw nang manalo. Believe me, friend, darating din yung time na para sa'yo. At kailan naman darating yun? Tsaka paano mangyayari yung time na yun? Eh kung laging ganito yung costumes ko. Tignan mo naman yung makeup ko, mukha na nga akong clown dahil sa kapal ng blush on ko eh. Pati yung time na yun, darating din yun. Makakabayad ka sa mahal na makeup artist para lumabas ang ganda mo. Oo nga, Lara. Huwag kang susuko. Laban lang ang laban. Isipin mo na lang na practice lang yung nangyari ngayong gabi. Correct. Sabi nga nila, practice makes perfect, o diba? Alam mo, para sa'yo madaling sabihin yun eh. Kasi hindi naman yung paa mo magkakakalo sa sapatos na hindi nagkasya sa'yo pero pilit mong pagkakasyahin. Tsaka, hindi naman din yung mukha mo mangangati dahil sa mura ng makeup mo, di ba? Ito naman, masyado mo akong siniseryoso. Joke lang yun, no? Pero alam mo, on the other hand, may point ka din doon. Tsaka, tama nga naman yung sinabi ni Tita Yoli. Go lang ng go. Go where your dreams nestle. Find with the top of gold is hidden. Go, girl. That's the spirit. Sa kabila ng hirap, tuloy pa rin ang buhay para kay Lara. Ibinuhos niya ang panahon sa pag-aaral. Tita, kanina ko pa napapansin na tahimik kayo ah. May problema po ba? Naisip ko lang na malapit na ang Pasko. Wala pa rin tayong pera. Hindi pa po ba dumarating yung padala ni Mama? Eh, kalilipat lang niya mula Bahrain hanggang papuntang London. Eh, siyempre, matatagalan pa yun bago makapagpadala ulit ng pera. Natural, kailangan niyang makaipon ulit. Nakaraos din siguro tayo. Hindi man natin kailangan ng malaking handaan eh. Oo naman. Kaya lang, alam mo, meron akong naisip na paraan para magkapera tayo. Sumali ka kaya sa Itbulaga? Itbulaga? Tita naman! Ano bang gagawin ko dun? Nakaisip na po ba sila ng papakain sa buhaya? Hindi, ano ko ba? Yung TV Babes sa Itbulaga, parang beauty contest. Kaya mo yun.
kahit matalo ka, may 5,000 ka. Pero siyempre, mas maganda kung mananalo ka para marami kang premyong iuuwi. Sigurado po ba kayo sa sinasabi niyo? Ano naman kayang kapalaran naghihintay sa akin doon? Aba, hindi natin malalaman kapag hindi masusubukan. Dahil na rin sa kakapusan ng pera, sumali si Lara sa beauty contest na TV Babes sa Itbulaga. Mabuti tumating ka na. Halika, sukati mo tong gown na nahiram ko para sa finals ng TV Babes. Hindi naman po. Beauty contest yung sasalihan ko. Eh, parang pang Reina Elena naman yan eh. Hindi ah. Kapag sinuot mo na to, maganda. At saka bagay sa yung kulay puti. Ate, ate! Tumawag si Papa kanina. Uuwi daw siya para panoorin ang grand finals ng TV Babes. Tita, eh di ba usapan po natin, hindi po natin papaalam sa kanila? Paano po nila nalaman? Lara, hindi kasi ako nakatiis. Nakiusap ako kay Maring Esther na i-record yung pagsali mo sa contest. Tapos yung kopya, pinadala ko sa mama mo. Alam mo ba? Naiyak ang papa mo nung napanood ka. Talaga po? Maring, si papa, panonorin niya ako sa grand finals. Tita, thank you po. Number 12, Precious Lara Kigama. What is your greatest worry in life? My greatest worry in life, I think, is one day na pagdarating na yung araw na nasa heaven na ako, na hindi ko kasama yung mga taong mahal ko sa buhay. Yun. Finalist number 12, Precious Lara Kigama. Our TV Babe, first runner-up. 12, Precious Lara Kigaman. Precious Kigaman. First runner-up. TV Babe. Congratulations! Sabi sa'yo eh. Alam mo, okay lang kahit hindi mo nakuha yung title. Mahalaga, hindi ka kulela. Salamat po, tita. Salamat ko talaga sa lahat ng support. No problem. Alam mo, ate, ang ganda-ganda mo pala sa TV. Kala. Papa! Pa! Po! Congratulations, anak! I'm very proud of you. Sigurado, matutuwa ang mama mo para sa'yo. Bagaman hindi nanalo sa beauty contest na iyon, labis-labis pa rin ang saya ni Lara nang muling makita at mayakap ang kanyang ama. Sa ipinakitang suporta at pagmamahal nito, naging mas malapit si Lara sa ama. Bakit pa? May dumi ba sa mukha ko? Wala anak, natutuwa na ako. Hindi ako makapaniwala ikaw yung dating Larang mahihain at kimi. Ganda-ganda mo na ngayon, anak. Bakit? Eh, dati na naman maganda si Lara. Lalo nga lang tumingkad ang ganda nung na-makeupan ng halagang 1,500. Ang ganun ba? Ang mahal. Kaya pala ayaw ng burahin kahit tapos ng contest. Actually, wala talaga akong balak burahin ng makeup. Dahil pagkatas natin kumain, didiretso agad tayo sa screening ng Binibining Pilipinas. You heard it right. Sasali ako sa Binibining Pilipinas. Ubusin na natin ang pagkain. Baka mahuli tayo sa screening. Sayang ang makeup. Ay, naku si ate. Umili na naman ang pagkakuripot. Hindi ako kuripot, no. Practical lang. Ta. Lara, bakit hindi mo sinabi kailangan pala mag-swimsuit sa screening? Ha? Hindi ko po alam. Tita, paano yung wala akong dalang swimsuit? Pa. Paano ba inihintay natin? Total, maraming department store na malapit dito. Bumili na tayo. Ay, kung gusto niyo, maiiwan na kaya rito ako na lang bibili. Paano ka ba? Nakakahiya.
Hindi nga anak, seryoso ako. Basta para sa'yo, gagawin ko yun. Pa, yung umuwi ka para panoorin ako, masaya na po ko doon. Hindi niyo na kailangan gawin yan. Si tita na lang po bibili. Oo nga, nakakahiya ano. Sige na, sige na. Samahan mo ako ha. O, alis na kami para hindi tayo mahuli sa deadline. Ay, teka. Oh, ayan. Ay. Taong 2001, nang unang sumali sa Binibining Pilipinas si Lara. Sa pagkakataong ito, ibinuhos ni Nelson ang suporta sa anak. Siya ang naging kasama ni Lara sa mga lakad nito. Pero bago maganap ang Coronation Night, kinailangang bumalik ni Nelson sa Saudi. Ba, paano yan? Wala man lang miss kay sa inyo ni Mama manonood sa Binibini. Pasensya ka na, anak. Kailangan ko na talaga bumalik sa Bahrain. Kung hindi, baka matanggal ako sa trabaho. Pero subukan kong kausapin ang mama mo na umuwi rito. Pero hindi ako nangangako. Huwag kang mag-alala. Ano man ang kahinatnan na pagsalin mo, nakahanda na ang petisyon ng mama mo para makuha kayo papuntang UK. Pero pa, mamimiss ko po kayo eh. Ako rin naman, anak. Pero sandali lang yung paghihintay natin. Pag naayos na lahat ng mga papeles nyo, hindi magsama-sama na tayo buong pamilya sa London. Doon ko na kayo hintayin ng mga kapatid mo. Basta, be yourself. Isa naman lang po, nandito si Mama tsaka si Papa para mas malakas yung loob ko, diba? Wala ang Papa mo, pero andito. Ah! Mama, dito. Ako siyempre, para supportahan ang pinakamagandang kandidata ngayong gabi, matitiis pa naman kita. Walang iyakan, yung eye bags, minus point yan sa iyo, Jess. Basta huwag makakalimutan na magdasal, ha? Narito kami para magdasal para sa'yo. Tara na! Number one is 18-year-old Precious Lara Kigaman, 5 feet 6 inches tall, and weighs 98 pounds. 34, 23, 34. Precious Lara Kigaman. Ladies and gentlemen, the girls in their long gowns, let's start with candidate number one, Precious Lara Kigaman. So here are our semi-finalists. Our last semi-finalist is candidate number 15, Jeannie Anderson. Congratulations to our 10 semi-finalists. As you ladies get ready for your individual interviews... Lara, okay ka lang ba? Oo naman po. Eh, ganun naman talaga sa mga beauty contest, diba? May nanalo, may natatalo. Tama yun. Bata ka pa naman eh. Marami pang pagkakataon para makasali ka ulit. Hindi na po siguro. Tatanggapin ko na lang na wala siguro talaga akong kapalaran sa mga beauty contest na yan. Anak, don't lose hope. Ang ganda-ganda mo dyan eh. Ang talino mo pa. Maraming magagandang bagay dyan na naghihintay para sa'yo. Ano ka pa? Hello pa. Kamusta, anak? Ito po, talo. Pero okay lang. Okay lang yan, anak. Kahit talo ka, para sa akin, you're still the winner. And remember, di ba sabi ko sa'yo, whatever happens, magkikita kita tayo dito sa London. Kasama ng mga kapatid mo. Andito na ako naghihintay sa inyo. So cheer up. Magkakasama-sama na tayo buong pamilya. Oh. Ay ba? Thank you.
hindi pinalad si Lara sa una niyang pagsali sa binibining Pilipinas. Minabuti niyang sumama na lang sa kanyang ina papunta sa Inglaterra upang doon ay manirahan. Doon ay pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral habang nagtatrabaho bilang isang cashier. Ngayon ba si ate? Lara. Ate, kain. Kamusta na trabaho mo, anak? Masyado mo yatang dinidibdib, nangangayayat ka na. Hindi naman po. Buti na yung masanay sila sa trabaho. Para kahit ano man mangyari sa atin dalawa, makakaya nila mag-survive. Hmm? You know what, ma, kung bakit si ate nagda-diet? Hmm. Kasi she wants to join to the supermodel of the world. Ria lang, yung pinagsasabi-sabi mo dyan. Totoo naman, di ba? You wanna be a supermodel. Pa, okay ka? Madalas sumpungin yung asma mo, ah. Don't worry, I'm okay. Nasa mid lang siguro ako. Ito pa yung si Riel, eh. Mahilig magpatawa. Bagamat pilit na kinakalimutan ni Lara ang pangarap niyang maging isang beauty queen, may mga pagkakataong hindi niya ito maialis sa sarili. Kahit matagal na tayo rito sa London, hindi mo pa rin nakakalimutan ang tungkol dyan. Pa, ano ka ba? Titignan ko lang kung ano nang nangyayari sa Pilipinas. Anak, lahat naman tayo may kanya-kanya mga pangarap eh. Walang masama kung mabigo ka sa una mong pagtatangka. Ang mahalaga, makamit mo ito sa ikalawa, o ikatlo, o kahit sa ikasampu pang pagtatangka. Lara, walang pinakamasarap na pakiramdam para sa isang magulang, kundi makita ang katuparan ng mga pangarap ng kanyang mga anak. Gawin mo kung ano sa tingin mo ang makapagpapasaya sa'yo. Tuntunin mo kung saan mo makita ang katuparan ng mga pangarap mo. Thank you. Opo, Tita Yoli. Babalik na po ako dyan. Pumayag na po sila Mama at Papa. Opo, opo. Basta tita, pakisabi po kala tita Tess na doon muna ako makikitira sa kanila, ha? Opo. Thank you, tita. See you soon. Bye! Anak, sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Maganda naman ang trabaho mo dito. At saka ang ayos ng buhay natin dito. Ma, don't worry. Malaki na po ako. At saka nararamdaman ko talaga na kayang-kaya ko nagtuparin yung mga pangarap ko. Ay, naku. Ewan ko ba? Kung ako lang ang masusunod, ayokong pumayag. Pero dahil buo ang tiwala ko sa'yo, sige, payag na rin ako. Thank you, Ma. Baon ang determinasyon. Bumalik si Lara sa Pilipinas noong January 2005 para muling subukan ang kanyang kapalaran sa binibining Pilipinas. Pinalad naman ulit siyang makasali sa nasabing patimpalak. Precious Lara Kigaman, 22 years old, from the city of Tigay. And now, we have Precious Lara Kigaman, candidate number 22. Precious is 22 years old, 5 feet, 5 and a half inches tall, and tips the scales at 100 pounds. Her body measurements are 33, 23, 34. What is the essence of being a woman? Good evening, everyone. Although a woman's greatest essence is being able to carry a child in her womb, I also believe that a woman who is able to love and give herself up and sacrifice herself up for people, being able to be a good
mother, a daughter, a sister, and a woman, and a good friend to everyone is the real essence of a woman. Binibini Pilipinas International is candidate number 22, Precious Lara Tigaman! Pinalad si Lara sa ikalawang pagkakataong sumali siya sa Binibining Pilipinas. Subalit, sadyang mapagbiro ang tadhana. Habang unti-unting nagkakaroon ng katuparan ang pangarap ni Lara, ay saka naman dumating ang isa sa pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Pa, kung pwede niyo na ma-extend yung bakasyon niyo, nakalimalis. Anak, hindi pwede. Walang kasama ang mama at kapatid mo sa London. Isa pa, pinakausapan ko lang ang boss ko na makauwi ako rito para sa pageant mo. Mahirap na, baka mawalan pa ako ng trabaho. Papsi, mamimiss mo ko yung week. Naglalambing pang anak ko, may papapsi-papsi ka pa. Eh, si Ria lang naman tumatawag sa akin ng ganyan. Teka nga muna, bakit parang nagiging iyakin ka ngayon, ha? Kung makaiyak ka, parang ito nang huli natin pagkikita. Pa naman, nag-aasar ka pa eh. Basta pa nga kung mapupunta ko sa Japan na manonood ka ng budget ko. Oh, siyempre. Kaya kailangan ko umalis para makapagpag-goodshot ako sa boss ko na makapag-vacation ulit ako sa October. Hmm? Sige, asahan ko yun, Papa. Dapat nandun ka sa October. Dapat makita kita doon, ha? Promise. Darating ako doon para suportahan ka. Hmm? Ilang buwan matapos ang tagpong iyon. Pa, bakit parang hindi ka mapakali? Wala. Bigla ko lang naalala si Lara. Papa talaga. Hindi nakakatulog na hindi ako tinetext. Alam kung paano tatanggapin ni Lara to. Pero bahala na. Anong sabi? Kailan daw sila darating dito? Di pa daw, tiyak. Arabi pa daw sila nga asikasuhin papeles. Tita Yoli, ano nangyari dito? Bakit tahimik kayong lahat?
Tita Tess, anong nangyari dito? Ang papa mo, wala na. Inatak siya ng asma kanilang madaling araw. Sa gitna ng paghahanda ni Lara para sa nalalapit na Miss International Pageant, biglang na maalam ang isa sa itinuturing niyang inspirasyon para sa kanyang mga pangarap. Tulad ng pagpanaw ng kanyang lola Laura, isang malaking dagok para kay Lara ang pagkawala ng kanyang ama. Sige na. Lapitan mo na siya. Hindi ko kaya, ma. Hindi ko kaya makita siya sa loob ng kama na yun. Ma, alam ko masakit. Pero wala na tayong magagawa. Kailangan magkamitibay tayo at matatag. Lalo na ngayon, at magagawa lang natin yun pag natanggap natin na nasa tabi na siya ng Panginoon. Sige na, anak. Sa tuwing kinakailangan mo,
kabila ng lungkot na dulot ng pagkawala ng kanyang ama, pinilit ni Lara na maging normal ang lahat, lalo pat kailangan na niyang maghanda sa nalalapit na kompetisyon sa Japan. Subalit... Lara? Oh. Meron kang alas 9 appointment ha. Alas 8 na, malilate ka. Alam kong masakit ang nawala ang papa mo. Pero... Ma? Sa tingin niyo po ba, tuloy ko pa yung laban ko sa Miss International? Alam mo, nung una talagang ayaw kitang payagang pumunta rito. Pero naisip ko, bakit nga ba kita pipigilan? Tama ang papa mo. Wala nang mas masarap pang tagumpay para sa magulang, kung hindi makitang magtagumpay ang mga anak nila sa mga pangarap nila. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Pero sana tandaan mo, ang laban mo ay naging laban na rin ng papa mo. At dahil sa laban na yan, yan ang magiging daan para sa mga pangarap mo na naging pangarap na rin ng papa mo. Nanaig kay Lara ang katatagan at kagustuhang makamit ang kanyang pangarap. Tumuloy si Lara sa Tokyo, Japan upang lumahok bilang kandidata ng Pilipinas sa Miss International Beauty Pageant. Sa pagpanaw ng kanyang lola Laura at matapos ding mamaalam ang kanyang ama, nabuo sa loob niya na ang tagumpay sa beauty pageant na ito ay hindi na lamang isang pangarap, kundi isang pangako na dapat niyang tuparin para sa kanyang lola Laura at sa kanyang mahal na ama. One world, one chance. Let's all be one and make a change. I am Precious Lara Kigaman, representing the Philippines. Domo arigato gozaimasu. Miss Philippines is into creative writing. She keeps herself fit by playing table tennis and badminton. Miss Philippines' dream is to become Miss International and by this title, be of service to the people. Good evening to all of you. Here in Miss International, our main mission is to promote peace and goodwill, right? If given the wonderful opportunity to be Miss International, I will organize fundraising events that will benefit the less fortunate children all over the world. This will give them good education and improve their quality of life. This will not only give them hope, but will also foster friendship among nations. I have always believed that our hope and future lies with our children. Thank you very much. Miss International is you, Miss Philippines! Wow! Congratulations, come in the center. Congratulations. Thank you very much. I just want to give God all the glory and praises. Thank you so much, judges. Thank you, everyone. Thank you. Proud of you. Thank you po, Ma. Naintindihan ko. Mas matamis ang tagumpay kung nandito, Papa mo.
Pero alam niyo po, ma, sa buong panahon ng contest, alam ko po talaga na nanonood siya. Alam ko na babalik-balik siya kay God at sinasabi niya, alalahan mo yun ako. Baka, anak, hindi nawala ang papa mo dahil naadyan siya sa puso mo. Pumanaw man siya. Hindi namatay ang pagmamahal niya sa atin. At mananatili itong buhay magpakailanman. Search for the Binibining Pilipinas 2006 is on. Secure your application forms at the BPCI Secretariat Office. Don't miss this fairest opportunity. Join the Binibining Pilipinas now. Congratulations, hindi siguro, no? Congratulations. At siyempre, pasasalamat, no? Pasasalamat ng isang bayan ng Pilipino sa karangalan na inihatid mo sa ating bansa. At saan mo gustong patunguhin yung buhay mo now that you are Miss International? Ngayon po, talagang ini-enjoy ko lang lahat ng moment sa pag-reigning Miss International ko. At titignan ko lang po kung ano talaga yung mangyayari. Hintayin ko na lang po. Of course, hindi naman ibig sabihin na basta-basta lang. Pero paghahandaan ko din po. Pero hindi na po ako mag-expect katulad ng dati. Anong pagkakaiba ng buhay mo ngayon before and after becoming Miss International? Pagdating sa bahay, wala po talagang nagbago. Kung ano po yung ginagawa ko dati, yung basta nakahiga lang ng walang ayos, kakain ng kahit ano. Uh-oh. Pero pagdating po sa labas, kailangan nakaayos ka palagi. Uh-oh. Kailangan kung pwede naka-heels ka kasi pag may nakakita sa'yo, liit pala niya, ganun. Uh-huh. Tapos madi-disappoint sila. Lahat ng ina-announce ng mananalo, lahat sila nagugulat. Ako pag nanonood ako, I wonder how that feels. What was going on in your mind? Talagang gulat po talaga. Talagang gulat ka talaga? Gulat talaga. Sana nga po nag-practice ako ng reaction. Pero hindi ko po sinasadya. I see. So, ano na ang feeling yun? Hindi po masyadong mag-sync in. Parang nagre-rehearsal pa lang yung feeling ko noon. Uh-huh. So parang naiyak lang ako. Tapos na naalala ko na si Papa. Na sabi niya nga mananalo ako. Do you want to be an actress? I wanted to be po an actress. And this is a good experience po for me na talagang masubukan ko kung ano talaga. Tapos ka na ba ng college mo? Tapos. What did you take up? Media production. Oh, media production. So is that a career you want to go into? Before po na manalo ko Miss International, pero ngayon po medyo nag-change na yung mga gusto kong gawin. Because of the title? Because of the title. Ang dami pong options na nabuksan. What about your love life? Can we talk about that? Long distance, so... Your boyfriend is in the UK. Mm-hmm. A Pilipino? Filipino. Anong plano mo sa buhay mo? Mga anong edad ka? Siguro mga pag 28 na po ako. 28, ganun. Pwede ka na mag-settle down. How many children? 12. Uy, sobra ka naman. Masaya po, maraming bata sa bahay. Oh. Pero syempre po, tignan ko, kaya ko financially. Lara, hindi ka nga nakita ng ama mo. Ano? If you were alive then, paano kaya yung scenario? Siguradong tumatalon po yun ang sobrang tumatalon kasi makulit po yung papa ko eh. Oo. Sa lahat naman ng nangyayari sa buhay namin, talagang lagi siyang excited, lagi siyang masaya. So, na-imagine ko nga, siguro kung buhay lang siya nung nanalo ako, siguro talagang tumatalon siya. Mm-hmm. Tapos lahat na nang kilala niya, lahat ng nasa phone book niya, siguro tinawagan niya. Nanalo, anak ko. So, sana lang po. Pero... Everything has a purpose. God has a plan for everything. Uh-huh.
Are you over it yet? Over na po. Pero syempre there are times na lagi ko naalala. Tapos nalulukot pa rin po ako. Hindi naman po mawawala. Oo nga. Pag naalala mo siya, ano yung naaalala mo sa papa mo? What, anong itsura niya? Anong ginagawa niya? Makulit. Makulit? Makulit po yung papa ko. Playful? Playful. He was playful with you? With all of us. With all of you? Malambing po talaga. Malambing. At talagang siya yung talagang napusiki sa iyo, no? He knew, sila pong dalawa ni Mama. Oo. Pero siya po kasi hindi mo i-expect sa isang father na nagagawin niya yun, diba? Wala na pageant. So, parang paglalaki, hatid sundo lang. Pero siya hindi po talaga, involved po talaga siya. Eh siguro, nung nandun ka at nakikipagtunggali sa mga kagandahan doon, he made sure, sabi niya siguro, no? He made sure up there, no, that God will give you the crown. Sabi nga po ni Mama, siguro kulit, nakukulitan na si God kay Papa kasi pabalik-balik siya sa throne of God. Sabi niya, oh Lord, paalalahanin mo yung anak ko, laban niya na ngayon. If there is anything in your life na kung kapupulutan ng aral, what would that be? Lahat ng bagay posible. Basta may tiwala tayo sa Diyos, may tiwala tayo sa sarili. Kasi hindi niyo po sasabihin na pwede akong manalo eh. Isa po ako sa pinakamaliit, napakaraming magagandang ibang babae. Pero dahil naniwala ako kay God na kaya niyang gawin para sa akin kung ano yung gusto kong mangyari, mangyayari po. Well, Precious, thank you very much. Thank you po. And we wish you all the luck. Maraming pong salamat, Tita Mel. At of course, gusto ko rin pong magpasalamat sa GMA at magpakailanman. Maraming maraming salamat po. At Tita Mel, if you'd allow me, gusto ko pong i-take yung chance na i-announce na the search is on for Binibining Pilipinas. The screening starts. So if you wanna have a dream come true like mine, screening starts and the pageant will be on March. Thank you very much. Thank you, thank you. Sa pagkapanalo ni Precious Lara sa Miss International Beauty Pageant, bukod sa pangarap para sa sarili, na isa katuparan rin niya ang pangako sa kanyang pamilya. Bukod dito, nagbigay pa siya ng napakalaking karangalan sa ating bansa. Pero higit sa lahat, dahil sa kanyang katatagan at pagpupunyagi, kabutihan at pagmamahal sa kanyang pamilya, ipinamalas din ni Lara sa atin na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa ating kalooban. Ako po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Yan ang aking dalangin.